Hello guys! Good morning! Ang topic natin for today is about our rear camera dito sa Mitsubishi Strada natin. So tara! Let's do it! Guys, para ma-maximize natin yung advantage ng meron tayong rear camera when parking, ang una natin gagawin is kilalanin muna natin yung rear camera natin. Alright? Ang gagawin natin is i-reverse natin tong sasakyan. Pinapakita ko lang sa inyo dito yung mga grid lines. Ano pa? Para saan ba yung mga grid lines na yan? So, grid lines is naka-integrate yan or nakalagay yan dun sa ating camera mismo. Pag wala ka ng video, meron pa rin yan eh. Nakikita mo yan. Naka-integrate yan sa reverse system natin. No? Para pag magre-reverse tayo, lalabas yung mga linya na yan. Pero, meron ba tayong idea? Kahit sa manual, tinitingnan ko, wala siyang specific distance para dyan. Para malaman natin kung ano yung distance nito, yung mga lines na yan, against dito sa ano na to, sa likod ng pickup natin, what we're going to do is we're gonna put a marker outside and then we're gonna measure the distance manually. Para meron tayong idea. Pag nasa green, gaano kalayo, yellow, gaano kalayo sa likod ng sasakyan natin, and red, kung gaano kalayo sa likod ng pickup natin. Tara, ilalagyan tayong marker sa likod. Ito guys, yung gagamitin nating marker. Makikita nyo, meron tayong 2x2 dito. Ibabalagbag natin dito in accordance dun sa linya. So, ikakalibrate muna natin. Lalagyan natin dun sa exact na line kung nasaan yung nakikita natin na marker dun sa screen natin. So right now, magta-trial and error muna tayo. Lalagyan muna tayo na ilang dyan and then let's try to align. And then dun tayo magme-measure ng distance. Okay? Lagyan na natin to. And guys, initial lang yan so hindi pa natin alam kung anong distance niyan. Nagwa lang tayo ng magsasample lang tayo. Dapat yan yung likod naka-parallel dito. Nasa tamang line. Yan. Tsaka yan. Yan ang i-align natin sa linya noong ano natin. Camera. Yan. Tingnan natin sa screen natin guys. Yan, nandito tayo. Reverse natin. Yun. Makita nyo, meron tayo unang wood. Malayo na pala yun. Tapos yung wood na second and third. Unahin natin yung pinakamalayo. Try natin pinakamalayo. Pero wala pa tayo sa alignment eh. So, atras tayo. Guys, make sure. Safety ha. Atras sa atras. Okay. So, wala tayo sa align. Yung kahoy natin, wala sa alignment. Tayo. Ito nandun. Ito nandun, mataas. Ng konti. So, yung kanan, atras natin ng konti. Ito, ilapit na lang natin dito somewhere. Yung isa, ayan. Halos malapit. So, i-align muna natin, guys. Ayan, tingnan natin. Uubra na yan. Atras natin to guys. Yung. So, ito nasa kaliwa natin. Move lang natin ng konti. Yun, halos naka-align na tayo. Ayan. So, ito baba din natin sa kaliwa. Puro kaliwa. Check ulit natin. Ayun, guys. Nakuha din natin. Lahat naka-align na yan. Naka-align. 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 Kung naka-align na yan, ang next na gagawin natin is measure the distance. Ito, itong red, yellow, and green. Kailangan natin ng measuring tape para dyan. So, let's go. Ito na yun guys, ang i-measure natin dapat
is ito yung nakikita ng camera natin. And then distance nito, ito yung red, yellow, green. So bawat isa yan from this angle, ayan. Yan, may measure natin yung perpendicular na line. Ito, kumbaga yung line niya doon. Tingnan natin yung i-measure natin. Kasi, pwede natin itong i-consider. Tataas natin. Imagine tayo ng perpendicular line dyan. Pader yan o kaya sasakyan. No? So, yan ang point of reference natin. I-measure natin, guys. Ito na, guys. Kung makikita nyo, meron tayong tatlong line of reference. Yung pang-apat na nilagay ko represents the bumper, yung bumper distance. Ayan guys, oh. Nakita natin na naka-align siya sa bumper. Meaning kung ano yung distance ng kahoy na yan papunta dito, yan ang distance ng sasakyan natin. Ang measurement natin is horizontal, hindi diagonal. Okay? Ito yung bumper natin and may pader dito. Ano yung distance nito? Yan ang mini-measure natin, guys. So, let's go. Tingnan natin kung ano ang mga measurement ng mga to. And guys, i-measure na natin with the use of our measuring tape. This is about 45 centimeters or 21 inches. Ito na yung red line. And then, yung yellow line is about 90 centimeters or 35.5 inches. Lastly, yung green. The green is about 130 centimeters or 1.3 meters or 51.5 inches. Nasa 4 feet. Ito 4 feet na to, guys. Halos 4 feet maximum. Meron ka pang mga nasa 52. Or 4 feet. Ito ang 4 feet eh. So, konting-konti, 4.1, 4.2 feet sa green. O, hatiin mo lang yon. Yung yellow, 3 feet. And then, yung red, meron pa akong 2 feet. Okay ba? So, ayan guys. At least, meron tayong idea na ito, 2 feet. 3 point something. And then, yun, 4 feet pa. Ngayari, nasa loob kayo ng mall, tapos magpa-park kayo, and then merong pader. Ang point of reference nyo sa pader, kung walang, di ba may marker naman yung sa mga parking. Pagka wala, ito ang point of reference nyo, yung red. It's about 2 feet away from our vehicle, 3 feet and 4 feet. So, ayan. So, ito, guys, sa strada ko to ha. Ang maganda, mag-actual din kayo na sukat na measurement para makita nyo. Baka mamaya meron tayong konting difference. Kasi yung line na yan, dependent yan kung paano na-install yung camera. Okay? Baka mamaya medyo nakayupo pala yung camera or nakataas naman yung camera kung paano na-install sa factory. Then, mag-iiba na distance niyan. Okay? Please don't use the information I've been giving you, ito information dun sa ano, kung paano ko na-measure yung line ng ating sa camera. Okay? And you can do the same. Pwede kayo mag-ano din, mag-testing. And i-measure na lang din yan. Gawa lang kayo ng marker. Pwede naman tape yan, naman kailangan kahoy yan or what, or an object. Para lang makita niya kung ano ang distance nito. So, ang point of reference mo, pag malapit ka na sa pader, dapat yung red nasa sulok nung ano, or nasa kanto nung pader and itong kalsada. Yan. Ito bali. So yan ang 2 feet. You're 2 feet away from the wall or kung ano mang sasakyan. Ng point of reference. Okay ba? Yan yung ano, yung masasabi ko na pwede nyo gamitin pag nagpa-park kayo. At least meron kayong idea kung gaano nakalayo. Ayan guys, since alam na natin yung mga distances or measurement ng grid lines natin dun sa rear camera natin. So, ang gagawin natin is a real world
senaryo na tayo. Magka-try tayo mag-park. Doon lang sa reference ng mga lines na yon, since alam na natin meron tayong data, meron tayong 2 feet, 3 feet, and 4 feet na distance, subukan natin mag-park. Okay? Ayan. Diyan tayo magpa-park ng paatras. Ito ang magiging point of reference natin, guys. Yan sinasabi ko sa inyo yung kanto ng paved na kalsada and then yung pader. So in this case, gate yan. Aatrasan natin yan. Wasak yung gate natin pagka mali yung process natin. But since meron na tayong alam paano natin i-park and ano yung measurement nung sa rear camera natin, yun ang aasahan natin, guys. Okay? Let's do this. And guys, makikita nyo yung gate. Ayan na. Yung red na gate. Aatrasan na natin yan. Tingnan natin. Try natin mag-park. Or didikitan natin yan. Ayan na natin yung reverse. And then, medyo nag-clear kasi itong araw eh. Kaya, ayan guys. Makikita nyo. So, hindi naman naka-perpendicular yan. Oh. Yung parking, ano natin, sensor, 4 feet yan. Nag-beep na. Kita nyo, ayun, oh. Ito yung kanto, ito yung reference na sinasabi ko sa inyo. Nasa 4 feet na yan. Patayin lang muna natin yung parking sensor natin. Yan. 4 feet yan. Ito, hindi naman siya kasi naka- parallel dun sa linya. So at least meron pa idea. 4 feet, 3 feet, and 2 feet. Yan. Measure natin, guys. Tingnan natin. Ito, guys, may measure ulit natin, no? Ang susukatin natin, since ang nakita natin dun sa camera natin is yung left side, ang 4 feet. Since hindi nga sila tama dun sa pantay, dun sa driveway namin, ito ang i-measure natin. Okay? Natin kung nasa 4 feet. Yan. Measurement is 46 inches. So, medyo malapit na tayo, guys. Dun sa kung paano natin sinukat kanina. It's almost 4 feet. Ayan, guys. Ngayon, ang gagawin natin, subukan natin yung nasa yellow line. Kung nasan na tayo sa yellow line. Okay? Press natin. Paabuti naman natin sa yellow line. Alright. Tayo. Let's release our handbrake. Atras gently. Yun. That is our yellow line. Okay? 3 feet. Sukatin natin. Ito yung 3 feet natin. Yan. Nasa 31 inches. Yung distance natin sa pader. This is the yellow line. Subukan naman natin, guys, yung red. Tingnan natin kung ano yung distance nito. Atras natin. There. Sa red line na tayo. Ito, guys, tingnan natin. Pagka-red, yung sinunod nating red kanina, ito kasi yun eh. Bumper to center, no? Center ng sasakyan natin. Kasi kung nasan yung ano natin, yung camera is 23 inches. So ayan, guys, nakita natin yung advantage ng alam natin yung information ng grid lines dun sa rear camera natin. And at least meron tayong idea approximately ano yung distance ng bumper natin pag umatras tayo papunta sa pader or ibang sasakyan or any object na inaatrasan natin. Meron tayong idea. But meron akong trick na ano na ituturo sa inyo. It's a nice trick when parking your vehicle sa garage nyo, sa bahay, with the tight spaces, like parang eksakto lang, guys, yung ano yung space nyo between the distance of your house
and ano to, gate, no? Kung aatras kayo, minamaximize nyo usually, no? Hanggang doon sa pader para maisara nyo yung gate ng bahay nyo. So, this is the video for you. Tuturo ko sa inyo, guys. Yung iba, alam na nila tong trick na to, but ilalagay ko na rin sa video na to para ma-share ko na rin, guys, yung trick na yan sa inyo. It's not rocket science. It's a practical way of doing stuff. Kumbaga, guys, ano, ito yung pinakamadaling way para di nyo na kailan si Mrs. or someone na magtutulong sa inyo para pagka nagpa-park kayo, patras dun sa house nyo, super lapit nung sasakyan, babangga na. Every now and then, lumalabas kayo sa sasakyan, tinitingnan nyo kung babangga na ba. Tapos, tsaka nyo siya ipapark ng husto, and then, tsaka nyo masasara yung gate nyo. So, ito yung trick, guys, para hindi nyo na kailanganin yun, and works 100% every time. So, ito na. Okay? Ang kailangan nyo lang is tape. Yun lang. Wala na tayong high-tech na ikakabit dyan sa pader nyo. Guys, by the way, this trick applies to a fixed parking. Yung sa condo, meron kayong sariling parking na you're parking against wall na walang nag-aalalay sa inyo, pero dapat maximize nyo yung distance nyo from car to wall. So, ayan. Ito yung video na to using your rear camera. Okay? Pakita ko sa inyo, guys. Ito, guys, yung sinasabi ko sa inyo. Let's say on meron kayong tight space sa sasakyan nyo. Imagine natin na ito yung wall ng house nyo. And gusto nyo nasa ilang inches lang, no, yung pagitan nito dyan sa pader na yan, na ma-maximize nyo yung space para ma-close na yung gate nyo. Ganito yung scenario, guys. Ayan, matras tayo, and then nasa red na. So, ano yung idea nyo? So, meron kayong 2 feet dyan, no? Gusto nyo parang 5 inches na lang. So, what we're going to do is calibrate. Since ito, fix naman tong pader nyo. It's not going anywhere. Nandyan lang yan lagi. Yan ang lalagyan naman natin ng marker. With this tape. So una, ang gagawin natin is magtsatsagaan lang muna natin. Idikit yung ating bumper ng konting-konti dyan sa pader hanggang makita na natin yung desired distance ng bumper to wall. Right now, malayo pa yan. Mapakita ko sa inyo, ha. Ito, guys, yung nasa red line pa lang sa camera natin. Paano kung gusto natin much closer, no, sa pader ng mga 5 inches lang? So, wala tayong idea, di ba? So, kaya ang gagawin natin is lalagyan natin, ididikit muna natin to ng 5 inches dahan-dahan dito, and that's the time we do the calibration. Tsaka tayo maglalagay ng marker pagka nasa 5 inches na tayo. Okay? Ito, guys, na-reach na natin yung desired distance. 5 inches. Ayan. From pader to our vehicle. So, kung ganyan ka-tight yung kailangan nyo, then nakakalibrate na tayo. Kumbaga, meron na tayong point of reference, distance, ganyan. So, paano natin tatandaan yung distance na yan? So, ganito yun, guys. Yan, ganito yun, guys. Make sure, naka-handbrake kayo, ha? Handbrake, and then reverse natin, and then naka-apak din kaysa preno. So, wala, bulag tayo. Basically, hindi natin alam saan tayo nag-stop para makuha yung 5 inches na yan. So, ang gagawin natin is magta-trial and error tayo. Okay? Yun. Merong line doon. Subukan natin dikitan ng tape yung banda dyan. Didikitan natin ng tape yan. Alright? Since dito, wala tayong makitang point of reference, eh.
Itong since merong parang dumi dito sa kanan natin, yan ang lalagyan natin ng tape. Okay? Ganito kay iksing tape lang muna ang gagamitin natin. Sa reference lang natin yan. And yung nakikita natin sa camera, kanina, parang yun yan eh. Yan. Lagyan natin ng tape yan. Parang sa end yan, lalagyan natin ng tape. Abutin natin. Yan, tingnan natin kung tumatama dun sa linya, dun sa green. Okay? And guys, nilagyan natin ng tape. Initial lang naman yan, markings. And then later, lalagyan natin ng mahabang tape yan pagka nasa tama na. Okay? Puntahan natin sa harap. Tingnan natin kung tumama tayo. Reverse natin. Yun. Ayan. So nakikita natin na tumama yung tape natin. Then gagawin lang natin is extend lang natin yung tape dito sa kabila para yun na magiging point of reference natin. Guys, nilagyan na natin ang isang mahabang tape. Yung parking natin, yung reference line. So, every day or every now and then, pagka magpa-park tayo at gusto nating makuha yung 5 inches distance na yan. Ito lang. Tasan natin. No fear. Yun. Magsakto dyan sa line na yan. Tigil nyo na. Basta dahan-dahan guys ha, baka naman napakatuloy nyo matras. Ayan. And then, handbrake, park. Tingnan natin. Ayos. 5 inches. Abante natin. Then, tras ulit. Sa line, green, stop. Our third time, bante ulit natin. Konti. Then let's try to reverse. So guys, nakita nyo na ano, pagka merong marker yung wall natin and nakalibrate nyo ng 5 inches. Ginawa natin 5 inches yung distance na sinet natin and then naglagay tayo ng mahabang tape. Yun ang naging point of reference natin para pag umaatras tayo, pag tumama yung green na grid line ng camera natin, titigil na tayo and kung i-measure nyo, ano yun, sakto yun lagi. 5 inches ng 5 inches yon. Kung sinet nyo ng 5 inches. Alright? Basta ganun yung procedure. Dahan-dahan yung i-atras yung sasakyan. And then, handbrake and park tulad nung pinapakita ko sa inyo for safety. And then, lagyan nyo lang ng maliit muna ng marker. And then, pagka na-finalize nyo and do a long line. Yan. So, every now and then, pag umaatras na kayo sa bahay nyo, saktong-sakto lagi yan kahit walang tumutulong sa inyo. Maatras yun ang gusto. So, yun lang naman yung mga tips na i-share ko today. And I hope marami kayo natutunan. Guys, a bit of a disclaimer. I'm not responsible for any accident or incident that may happen following the video that I shared with you. Do it at your own risk. And bahala na kayo guys ha. Okay? So hindi ko kayo pinipilit kung sundin nyo o hindi. I just gave you an idea and that's it. Okay? So ayan guys, there you have it. I hope meron kayo natutunan dito sa segment na to na ginawa natin. Sana marami kayo natutunan dito sa ano na to, sa content na to. And I'll see you on my next vlog.
Don't forget to subscribe, hit that notification bell, and like and share the video. Alright, take care guys, and bye-bye.